Mga katrops, welcome back sa akin channel, Sports Rock PH. At may pag-uusapan natin ang naging reaksyon ni Stephen Curry sa muntikan pa nilang pagkatalo sa Game 4 kontra sa Sacramento Kings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang bagong babala ni Dillon Brooks kay LeBron James para sa kanilang Game 4. Naitabla na nga po sana mga katrops ng Golden State Warriors ang kanilang first round series matapos nga po silang manalo sa kanilang Game 4 kontra Sacramento Kings sa score na 126-125. Pero hindi rin naman nga po ito naging madali dahil muntikan pa nga po sila ditong matalo dahil sa kagagawan ni Stephen Curry. Well, lumamang na nga po sana ng 5 puntos ang Warriors sa 5 minuto ng 4th quarter, ngunit bigla na lamang nga po itong bumaba sa 10 puntos matapos ang 3-pointer ni De'Aaron Fox at ang nakuha ang technical foul ni Stephen Curry matapos nga po siya magtawag ng timeout kahit wala na silang natitirang timeout sa oras na iyon, kaya agad-agad nga pong humingi ng patawad si Stephen Curry sa kanya nagawa. Mabuti na lamang mga katrops at nakabawer naman nga po si Stephen Curry sa depensa at hindi na ipasok ni Harrison Barnes ang 3-pointer nito. Pero ayon na naman nga po sa kanilang head coach ni si Steve Kerr, siya nga daw po ang dapat sisihin sa nagawang pagkakamali ni Stephen Curry dahil siya nga daw po ang may responsibilidad na sabihan ng kanyang mga players kung meron pa silang timeout o wala na sa kanilang laro. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa bagong babala ni Dillon Brooks kay LeBron James para sa kanilang Game 4. Hindi na nga po mga katrops, nakabawi si Dillon Brooks sa kanilang nagdang Game 3 matapos nga po siya maaga ditong mapatalsik bunsod ang pagkakakuha niya dito ng flagrant foul 2. Hindi rin naman nga po nagustuhan ni Brooks ang pagkaka-eject sa kanilang nakarang laro, gayong hindi rin naman nga po talaga niya sinadyang pagtama niya kay LeBron James at napilitan lamang nga po siyang tanggalin sa kanilang game dahil sa mga fans at media na ginawa siyang kontrabida sa loob ng NBA. Pero kung hindi rin naman nga po siya pinatalsik sa kanilang Game 3, ay maaaring nga daw po nag-ibang istorya ng kanilang laban. Kaya dahil nga po sa nangyari sa kanya mga katrops, ay expected na nga daw po na babawi siya sa kanilang next game at ipapakita nga daw po nito kay LeBron James at sa buong Lakers kung ano ang epekto ng pagpapahiya sa kanya ng mga fans at NBA analyst. And speaking ng pagpapahiya kay Dillon Brooks sa nagdaang Game 3, ay harap-harapan nga po ditong ikinumpara ng Lakers sa nagawang achievement ni LeBron James at Dillon Brooks pagdating sa puntos, MVP, Championship, Finals MVP, All-Star at All-NBA selection. At malinaw naman nga po dito mga katrops, na wala ni isa man ditong nakuhang kalamangan si Dillon Brooks. So yun.